Hi guys, ito ang part 2 ng ating mga PC fails sa TikTok. May astigmatism na ako, nearsighted pa ako, tapos ganyan pa ang sakit sa ulo. Ano pong problema ng laptop ko, ng reformat ko na to, ganyan pa din. Pa-help naman po. Anong problema ka? Nabi-flicker, okay. Pero hindi lang yung itaas eh. Teka nga. Teka muna, baka naman yung video lang. Hindi eh, lahat eh. Nagpi-flicker yung part, yung sa itaas na part, yung upper part ng display, nagpi-flicker. Ganun din. Actually, buong display nagpi-flicker. Kaso, mas pronounced yung flickering dun sa ibabaw. Anong solution nito? Kasi pag pinakita mo talaga to sa mga technician, talaga sasabihin sa'yo nito, ano na eh. Palit display talaga to eh, palit LCD. Pero pag may mga ganito kasi mga problems, kadalasan ang solution kasi dito, nabanggit na rin natin ng mga nakaraang video, is either i-update mo yung mga drivers, at teka muna, na-reformat na raw niya. So, hindi na to talaga software issue. Baka ito nabagsak, o kaya naman ay naipit siguro. Kasi mas pronounced talaga yung flickering doon sa ibabaw eh. Pag nag-flicker siya sa ibabaw, nag-flicker din yung bandang gitna at saka ibaba, pero hindi ganun ka-pronounce talaga, mas matindi yung flicker sa ibabaw niya. May mga technique silang ginagawa dito eh, try mo muna ipitin yung bezel doon sa ibabaw nung part na, o doon sa may mismong tapat ng part kung saan nag-flicker. Kung yun ang problema, kasi minsan either tumitigil yung bezel, ha, hindi yung mismong LCD. Pag tumigil, talagang display problem na ito. Pwede rin naman kasi na flex cable din, yung pinaka-flex nung LCD ang may diferensya. Pero pag ganito ng mga cases, malamang dito ano na talaga, papalitan na rin. Pero napansin ko rin na may external ka na may external ka na rin keyboard. So talagang ipagpapa-maintenance na talaga yung laptop. Kasi malamang may diferensya na rin yung built-in na keyboard, kasi gumagamit siya ng external na keyboard, tapos may diferensya pa yung display niya. So pinakamaganda dito is pa-canvas na. Magpa-canvas ka na kung magkano yung presyo ng replacement na LCD at saka yung replacement na yung built-in para na keyboard yan, para sa specific na model ng laptop. And then magkano yung labor cost. Kapag sa tingin mo, konti na lang ang diferensya, o nga pala, kasama na rin yung age ng laptop. So siguro kung mga 3 taon na ito, 4 taon na, edi kung masyado ng malaki, masyado ng maliit yung diferensya nung pagbili ng bago kaysa doon sa pagpapaayos, edi mas cost effective na bumili ka na lang ng bago kaysa ipagawa mo pa uli. Wow! Ang bigat! Diba? Hard drive scam. Public service announcement, please be careful on buying hard drives from Lazada, Shopee, or from Facebook Marketplace. I encourage you to only buy from reputable computer stores or from the flagship stores of the hard drive manufacturers itself. Mm. Because my client just got scammed with this 2TB Barracuda. If you are unaware of hard drives or you're not familiar with them, and if you check out the serial number, it will look like a 2TB Barracuda. Sa label. But comparing it to my WD Blue, which is original, I bought this from Octagon, they shouldn't look the same. This is also what a Seagate hard drive looks like. This is a WD Blue 500 gig based WD Blue on the 500. Serial number at the back. So please be careful. Service announcement, please WD be careful. Blue 500, meron tayo niyan. Check natin, ha, sandali. WD Blue 500, o meron tayo nito dito. Yan. So yan, WD Blue 500. Sa likod daw, serial number sa board. Oh, naka-silk screen. Tama. Naka-silk screen siya mismo dun sa board. Tsaka yung revision number. Nandito siya. Oh. Yan. Hindi ko lang alam kung kita mismo dun sa screen. Yan.
So tama naman ano, tama naman yung binigay na advice. Make sure talaga na bibili tayo sa mga flagship o kaya reputable talaga mga store. Kung hindi talaga tayo makakapunta o kaya wala talaga tayong access. Sa bagay, hindi naman na pandemic ngayon, nakakalabas na tayo, nakakapunta tayo sa mga malls. So maganda pang mas bumili talaga sa mga physical stores o kaya doon sa lihiti mo talagang mga ang tawag dito, retailers ng mga, lalo na to, sa mga computer peripherals. Kasi pag problema talaga sa online, kahit sabihin pa natin na either Shopee or Lazada yun, ano, may mga sellers talaga na talagang hindi mapagkakatiwalaan. Hindi ako makapag-comment ng maganda kasi hindi pa talaga ako na i-scam ng mga ganito, ano, ng mga peripherals. Kasi pag sa online kasi bumibili lang ako yung mga hindi electronics, ano, yung mga ano lang, mga tempered glass, yung mga ganun, yung mga plastic lang na mga items. Pero pagdating talaga sa mga tulad nito, hardware, mas gusto ko pa talaga yung nasa probinsya kami, so luluwas para makabili. Kitang-kita mo talaga yung item na nahahawakan mo, no, nahahawakan mo, nai-inspect mo yung product na binibili mo. Kasi pag sa online, itong mga checks lang na ito ay magagawa mo lang siya pag nasa yun na, di ba? Bubuksan mo na yung item, either nabayaran mo na o kaya naman ay, kasi pag bubuksan mo pa siya doon sa harap nung ano, nung driver. Huwag inintindihan itong Pilipitan dila nito eh. Nung rider, nung delivery guy, ano, nakukuha mo nga naman siya, edi hard drive nga naman. Pero pag unaware ka nga na doon, kasi either i-check mo pa talaga yung serial number, di ba? I-check mo sa umagahan ka ng paraan para ma-check yung serial number nung item, kung talaga bang siya ay ano, yung specifications mo talaga niya ay para talaga doon sa item na nakuha mo. So maiiwasan yung hassle na yun kung talagang bibili ka sa mga ano, physical stores. Sayang kasi yung pera, di ba? Mabuti pa nga nakakatanggap ka ng ganito eh, yung sa ibang mga cases, di ba, na naririnig natin, natatanggap nila yung bato, nakabalot na, nakabubble wrap pa naman, kahoy pala yung laman. Sayang naman yung pera, di ba? So we commend yung content creator na gumawa ng PSA for public awareness. Next, how to kill a computer. Punong-puno ng shortcut. Pinaylight. Teka muna. Right click. Uy, oh. Wag, wag. Ay, loko. Loko yun ah. Hindi naman, actually, hindi naman mapapatay yung computer sa ganyan. Ano? So, mag-hang yan. Ang worst case scenario dyan ay talaga mag-freeze yung computer. Yung, kasi magbubukas sabay-sabay yan. Ano? Sunod-sunod. Yun, sunod-sunod. Sunod-sunod magbubukas yung ano, yung mga programs na hinighlight. Loko ano. So, isipin mo yun. Ano? Sunod-sunod na magbubukas yung mga programs. Tapos, iti-terminate mo yung isa, magbubukas naman yung isa. Buti pati sana kung hindi maghang yung computer mo, makakarating ka pa sa task manager. Pero kung talagang hang na yan, wala na yan. Wala na, finish na. Ang gagawin na hard reset na lang talaga yan. Papatay mo lang yung computer mo, bunuti mo lang sa saksak, re-restart mo. Pero perwisyo to ha. Maigi din itong pang-prank ha sa mga kaibigan ninyo, pero huwag niyong gagawin ha. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Abala yan. Baka mabatrip sa inyo yung kaibigan ninyo. And with that, yan muna ang ating video for today. And if you like this video, please click the like button below, subscribe to our channel, and don't forget to click the notification bell para lagi kang updated kung kailan tayo naglalabas ng ating mga bagong videos. At para sa susunod mong video, please click here sa card na nasa bandang itaas para sa part 1 ng ating Funny PC Tales sa TikTok. At dito naman sa playlist na nasa ibaba para sa iba pa nating mga tech tutorials. Keep safe, and I'll see you in the next one.